Gold more earning po, mga ka-rabbit ting. I will share with you today my experience. Vaccine date ko po ngayon. Diretso lang po. Tapos ka ba sa rin ngayon? Ah. Yun. Tapos sugas kamay. Sugas tayo ng kamay. High tech. High tech. Ayan mga karabiteng, experience po natin. I-share ko po sa inyo today yung aking pong experience sa akin pong first vaccine. Ayan mga karabiteng, kung napansin nyo po, kukunti lang ang tao kasi per schedule po ang vaccine. Sa Pasig po kasi ako nakarehistro at ang Pasig po ang magbibigay po sa akin ng vaccine ngayon pong araw na ito. Shoutout po kay Mayor Vico Soto. Siya po ang nasa likod ng lahat ng tagumpay ng vaccine po ng COVID-19 sa Pasig City. Ayan, napaka-organized po at konti lang ang tao. Napaka-user-friendly mga karabiteng. Mag-register lang sa kung saan kayo nakarehistro and then bibigyan po nila kayo ng automatic na schedule via text. Ganun po ang ginawa nila sa akin via schedule. And of course, pagdating nyo po sa barangay or sa school kung saan po kayo magpapabaksin, napaka-segregated po ng pila. At binigyan po nila tayo ng form. Ito po yung itsura. Ito po. Ang pinadala lang po nila sa atin ay ang identification ID po natin. Nakatunayan po ay residente po tayo ng Pasig at ang ating pong QR code na Pasig and of course yung pong sarili po nating ballpen. After po nating mapirmahan yung pong papel na ibinigay po nila sa atin, ang susunod po dito po kung saan po nila kukunin yung ating pong blood pressure. And then a series of interviews kung ano po, kung qualified po ba talaga tayo. Lihiti mong qualified para po mabigyan ng vaccine. So nakapila po tayo ngayon dito at hinihintay po natin yung ating pong turn para po tayo ay makuha na ng blood pressure. Ayan mga karabiteng, dalawang beses po tayong chinek. Tinitingnan po nila kung tayo po ay qualified na lihiti mo para po sa blood pressure po natin. And then marami po nagtatanong sa atin mga karabiteng kung senior na daw ba tayo. Kasi as of the moment po ang mga nabibigyan po ay yung mga senior. So bakit po tayo na nasali? So kung kayo po ay meron pong sakit tulad po ng diabetes o hypertension, qualified na rin po kayo, which is dun po tayo belong. Meron po kasi ako diabetes and hypertension. So dito naman po sa side na ito mga karabiteng, dito po nila pina-final check yung ating pong papers. And then after po nila ma-check yung ating pong paper, ay proceed na po tayo sa vaccination. Step by step po ang nakalagay po dito sa eskwelahan kung saan po tayo nagpa-vaccine. So hindi po kayo mahihirapan. Palagay ko po hindi lamang po dito sa school na ito ang meron pong ganito ka-organize. Kundi sa lahat po siguro ng ating pong mga pamantasan na kung saan ginaganap yung ating pong mga vaccination ay ganito po kaluwag at ganito po ka-organize. Na pa-vaccine po. So ayan mga karabiteng, this is it. Sinovac po ang meron sila ngayon. Yun po ang gagamitin nila para po tayo ay ma-inject. So ayan mga karabiteng, tayo po ay na-inject. Hindi daw po pwedeng makuha na ng video or ng photo habang ikaw ay ini-inject dito sa loob. So kinat ko na po yung portion na yon. So ngayon po mga karabiteng, doon naman po tayo kung saan po natin kukunin yung ating pong vaccine passport.
na marami pong nagsasabi na kailangan daw po natin ng vaccine passport para po makalabas ng bansa. Ayan po ay nabalitaan ko lamang. Wala po akong konkretong evidence para doon. So, kailangan po natin yan. And then, marami daw pong pasilidad ngayon na nangangailangan ng vaccine passport in order for you to get through. So, most probably, kailangan po natin ng vaccine passport. Then of course, mga karabiteng, after po nila bigay sa atin yung vaccine natin, ay chine-check po nila kung napaano na tayo. Baka tayo meron na allergic reaction or whatsoever dun po sa itinurok nila sa atin. Kaya after po ng vaccine, chine-check up pa rin po nila tayo. Kinukuhanan po nila tayo ng mga vital signs. Ayan, pati po ang blood pressure po natin. Again, chine-check po nila ulit bago po nila kayo bigyan ng vaccine passport. Napaka-friendly po ng mga staff at ating po mga medical frontliner dito po sa Pasig kung saan po tayo nagpa-vaccine, mga karabiteng. Tunay nga po talagang walang stress na nadanas tayo nung na-experience po natin magpa-vaccine. Hindi man po tayo umabot ng isang oras, mga karabiteng. Tapos na po kagad yung ating pong mission na magpa-vaccine sa lugar na ito. So, shout out po again kay Mayor Vico Soto. Talaga naman pong napaka-organize ng COVID-19 vaccine. Bakuna para sa pag-asa. Ayan, mga karabiteng, pagkatapos po nila tayong ma-check at wala naman po tayong violent reaction sa anything na ginawa sa atin, ito na po, inaantay po natin ang ating pong vaccine passport. So, nandito po tayo sa observation area. Pinapaupo po nila yung ating pong mga senior dito. And of course, kasama po ng mga comorbidities na bilong po sa today's vaccination at isa na po tayo dun because of the hypertension and diabetes. So, waiting po tayo. Tinatawag po nila isa-isa para po ipamahagi yung ating pong mga vaccine passport. And after po nito, mga karabiteng, at makuha po natin yung ating pong vaccine passport, ay tapos na tayo kaagad. Ito naman po ang lugar kung saan po nagpiprint ng ating pong mga vaccine passport. Ano to? Ano ba? Teng po, teng! Ala pa! And finally, mga karabiteng, nakuha na po natin ang ating pong vaccine passport. Pansinin niyo po, mga karabiteng, konti lang po ang tao kasi per schedule nga po ang ating pong vaccine ngayong araw na ito. So wala po akong naramdaman, mga karabiteng, nung after po ng vaccine natin. Pero nung nakalabas na po tayo dun sa ating pong recovery area, ay para pong nahihilo ako at medyo sumakit po yung aking pong ulo. Ito po yung aking pong kauna-unahang naramdaman nung tumayo po ako sa recovery area natin. So far po, mga karabiteng, yun po ang ating pong naramdaman right after po na mabaksin tayo. And then imomonitor pa po natin yung ating pong sarili hanggang sa ilang araw at within 24 hours. So yun po, mga karabiteng, pagkahilo and then parang sumakit po yung aking pong ulo right after po na tayo po ay mabaksin. Sinovac po again ang gamit po sa atin. Ito pong video na ito, mga karabiteng, ay hindi ko po kayo hinihikayat na magpabaksin or hindi magpabaksin. Ito po ay aking pong sariling experience sa aking pong pagpapabaksin. And of course, mga karabiteng, after po natin magpabaksin, ako po ay nakaramdam po ng gutom. At ang sabi po na ating pong doktor ay natural lamang daw po iyon. So ang pinakamalapit po na kainan kung saan po tayo nagpabaksin ay ito pong fast food chain na ito. At napansin ko po na talaga pong ang dami ko pong gusto. So ayan, mga karabiteng, ang ating pong experience sa ating pong COVID-19 vaccination na
regalo po ni Mayor Bico Soto at ng ating pamahalaan. Maraming po sa inyo. Salamat mga karabiteng sa inyo pong pagsama sa akin ngayong araw na ito sa ating pong pagpapabaksin. Muli po mga karabiteng, sa susunod po na ating pong vlog, I will share another experience. Thank you so much mga karabiteng sa inyo pong wala pong sawang patuloy na pagsuporta sa ating pong YouTube channel. Thanks again, close up.